pagmulat ng mga mata ni Madam Rocha ay wala siyang makita kundi kadiliman. Gising siya, ngunit wala siyang makita. Natakot siya na halos hindi na siya makahingaan. Kinapa niya ang kanyang paligid, ngunit wala siyang makapa ni isang bagay. Sumigaw siya, ngunit wala siyang marinig ay. Sa sobrang takot na bumabalot sa kanyang buong katawan ay unti-unti ding pagkawala ng kanyang hininga ay dahilan upang siya ay mahimatay. Hingal na bumangon si Madam Rocha mula sa kanyang pagkakahiga ay panaginip lang ba iyon? Napakapa siya sa lalamunan ay nakapagsasalta na ako at nakakakita na rin habang humihingal. Nasabi nito ay basa din siya ng pawis. Hindi maintindihan ni Madam Rocha ang panaginip na iyon. Natatakot siya ay ngunit magkaganon pa man ay nagpatuloy pa din siya sa kanyang buhay at hindi na ikinuwento kahit kanino ang nangyayari ay sa ikalawan naman yung panaginip. Nagising na naman si Madam Rocha sa isang napakaganda at patag na lugar. Nakahiga siya sa tanang ng kalangitan. Payapa at panatag ang kanyang kalooban. Ngunit nagtangka niyang gumalaw ay hindi siya makagalaw. Noong una ay inakala lamang niya iyon na okay lang. Ngunit nang paulit-ulit niyang tinangkang gumalaw ay hindi pa din siya makagalaw. Malaki ang tanong sa kanyang pag-iisip. Bakit hindi ako makagalaw? Ano ba ito? Na-stroke ba ako? Bigla siyang nahulog sa isang bangin. Palayo ng palayo sa kinalulugaran niya kanina ay napadilim ng padilim hanggang sa nagising siya. Pawisan na naman ay at hingal na hingal kabayo. Napahawak muli siya sa kanyang lalamunan at nagtataka kung bakit. Ano na naman ba ito? Hindi ko maipaliwanag ay bakit ganito ang nangyayari sa akin? Ngunit gaya na nangyari kahapon, nagpatuloy pa din ang buhay niya at di na iniisip ang nangyaring panaginip. Sa ikatlo ng panaginip ay namulat ang kanyang mga mata sa isang lugar na madilim, ngunit may liwanag sa kanyang kinatatayuan. Natanging liwanag na nanaaninag niya sa lugar na iyon ay nagtataka siya kung bakit sa parting madilim ay naaninag niya ang mga usok na tila nagsasayawan. Napakiramdam niya ay nakapalibot sa kanyang liwanag ay ano ba yung usok na iyon? Parang may nagsisigang hindi malaman o naninigar yung kapray. Napapalingon siya sa mga mumunting ingay na hindi niya mawari kung salita, hunay, ungol o kung ano man. Basta kaunting kaluskos, ingay ay dinig na dinig na niya. Bigla siyang nagising, pawisan at hingal na naman. Kakaibang takot ang kanyang naramdaman. May kakaiba sa kanyang panaginip ay hindi ito isang panaginip lang. May kahulugan ang kanyang mga panaginip. Doon niya kinuwento sa kanyang mga magulang. Inakala ni Madam Rocha na pagtatawanan lang siya ng mga ito. Ngunit hindi iyon ang kanyang narinig. Bagkos ay niyakap siya ng mga ito at nakita niya sa mga ito ang pag-alala sa akin.
Nagtangka siyang magtanong. Ngunit ito lang ang sinabi ng kanyang ama. Hindi ito ang tamang lugar. Nang araw ding iyon ay umalis sila papuntang Batangas sa kanyang lola ay. Maggagabi na noon habang bumabiyahe kami. Bilin sa akin ng aking mga magulang ay, "Anak, huwag na huwag kang matutulog hanggang hindi tayo nakakapunta sa Lola Carps mo." Nagtataka man ay sinunod ko ang aking mga magulang. Huminto kami sa isang gasolinahan upang magpakarga ng gas. Lumabas ang aking ama para magbayad habang ang aking inay nakisiar. Maya-maya biglang tila nagblanko ang lahat. Nagising ako na may nakatalikaw na batang babae sa harapan ko ay tumingin ako sa paligid hanggang sa isa-isa kong naaninag ang mga taong nakatalikod sa akin. Sa totoo lang, takot na takot ako. Para kasing kaming nasa isang lugar na punong-puno ng tao na nakatalikod sa akin. Bakit? Anong nangyayari sa akin? Napahawak ako sa ribdib ko ay. At hindi mapakali ang diwa ko kakalingon. Dahil paramay ng paramay ang mga taong biglang lumilitaw na nakatalikaw sa akin. Aniya ni Madam Rocha. Tumaas lahat ng balahibo ko sa katawan ay. Sigurado ako sa aking narinig. Totoo iyon. Nanigas ako. Hindi ako makagalaw. Naiiyak na ako sa takot ay. Ni hindi ko magawang sumigaw. Dahil takot ako sa maaaring mangyari sa akin. Maya-maya, may nakita akong lalaking biglang humarap, di kalayuan sa akin. Hanggang sa naging dalawa, naging tatlo, hanggang sa naging lima. Sabi ng utak ko, na halos sumabog sa sobrang takot ay, natakot ako. Umiiyak na ako dahil ngayon, lahat sila nakatingin sa akin na walang mga mukha ay. Ang kinalakilalo ng mata ko ay may tila isang usok na itim na unting-unting papalapit sa akin. Malabo ito ay, ngunit ibang nginig at takot ang naramdaman ko. Dahil sa usok na iyon, palapit ng palapit sa akin. Nagulat ako nang bigla kong nakita ang aking Lola Carps, ina at ama, mga pinsan at tita na nag-aalala sa akin. Umiiyak na yumakap ang aking ina at ama sa akin habang ako ay nagtataka ay. Lumapit sa akin si Lola Carps at hinawakan ng aking mga kamay. Huwag kang matatakot, apo, pero kailangan mong malaman na may nagtatangkang mag-open ng ikatlo mong mata. Nakakakita ng mga hindi nakikitang mga ordinaryong mga mata. At may isang itim na kaliluwa ang gusto kang kunay. May biglang sumagi sa isipan ko. Si Eng-Eng ang kababata ko, ang best friend ko, ang taong iniwan ko sa lugar na ito para mag-aral sa Maynila ay namatay ito. Magtatatlong linggo na ang nakakaraan ay umuwi pa ako, makasama lang at paglaanan ng oras ang aking kaibigan ay hindi ko mawari. Bakit bigla ko siyang naalala? Tumingin ang Lola Carps sa aking mga tita na parang may ibinilin ay, "Huwag ka nang mag-alala, apaw. Magpahinga ka na." "Lola, ayaw ko.
Natatakot po ako. Huwag kang matakot, apaw. Kailangan mo ng tumawid sa kabilang buhay at hindi iyan ang katawan mo. Nagulat ako. Ano pong pinagsasabi niyo, Lola Carbs? Ang hindi ko alam na mga sandaling iyon ay nakayakap pala sa akin si Eng-Eng. Natanging ang Lola Carbs ko lang ang nakakakita ay isang albularyo sa lugar ang aking Lola Carbs. Bigla akong nawalan ng malay nang patulugin ako ng aking tiyuhin ay mahal kita, Madam Rocha. Nagising ako sa mga salitang iyon. Napabangon ako sa pagkakahiga at bumungad sa akin ang isang pamilyar na lugar ay ang aking dating kwarto. Lumabas ako at hinanap si Lola Kerps. Nakita ko si tita na naghahanda ng pagkain sa kusina kasama ang mga katulong. Kinamusta niya ako ay at pinapunta sa hardin. Pumunta ako doon at nakita ko si Lola Kerps, tatay at si nanay. Nakausap ang pamilyar na mga bisita, sila Aling Goreng at Mang Kanor, mga magulang ng aking kaibigang si Eng-Eng. Nagtataka man ay lumapit ako papunta sa kanila ay nang mapansin nila akong papalapit ay niyakap ako nila at humingi ng tawad sa akin. Hindi ko yun maunawaan, pero matapos noon hindi ko na sila nakita ay nagtatanong ako sa aking mga magulang kung anong nangyari sa akin na kanila namang sinagot. Gusto daw akong isama ni Eng-Eng sa kabilang buhay ay hindi daw nabuksan ni Mang Kanor at Aling Goreng ang aking ikatlong mata, kaya hindi ko daw napansin na kasakasama ko daw si Eng-Eng simula nang napauwi ako. Yung mga napapanaginipan ko daw ng mga madilim, may mga tao hindi ako makagalaw ay senyales daw na gusto akong akitain at kunin ni Eng-Eng. Ngunit dahil hindi nakabukas ang aking ikatlong mata, hindi ko siya makita at hindi siya magtagumpay, kaya dinaan niya ako sa panaginip ay huwag daw ako magtanim ng galit, sabi ng aking Lola Kerps. Dahil sa ginawa ng kaibigan ko, bagkaus tinalo pa namin ang puntod nito bago kami umuwi ng Maynila.